Hi guys! Nandito na naman po si Manang New Bobsat. So, sisimulan ko ang aking vlog na naman tungkol sa kwentuhan series ulit tayo. So, this is vlog number 1, kwentuhan mode. So, ang kwento ko lang naman sa inyo ay tungkol sa ating title na ngayon na pinamagatan siyang Firestone. So, ayan guys, sa mga nakakalam dyan kung ano ang Firestone, sit back and relax and listen. Ayan, at enjoy lang naman natin ang ating kwentuhan at ikukwento ko lang naman ng simple na medyo may twist-twist lang siguro siya para naman may pinapakinggan sa araw-araw na pamumuhay natin, pampagood vibes lang ba sa araw-araw na pagtatrabaho natin dito sa ibang bansa. Ayan guys ha, salamat sa panonood dyan. So, simulan natin ang tinatawag nating Firestone. So, meron tayong isang tawagin natin siyang Kulas. Ayan. Si Kulas, pumunta siya sa isang manghuhula. So, pumunta siya sa isang manghuhula at nagpahula siya kung ano ang mangyayari sa kanya sa buhay niya ngayong taon, sa susunod na taon, in these coming days. Ayun siya. And then, so, yun, pumunta siya sa manghuhula. Sinabi ng manghuhula, Kulas, iwasan mo ang apoy at bato. Sabi niya ganun. Fire and stone. Iwasan mo ito. Sabi niya ganun. Ayun. So, nag-isip si Kulas, bakit kaya ko iiwasan yun? Bakit naman po, madam manghuhula? Sabi niya ganun. Kasi baka yun ang ikapapahamak mo. So, dapat iwasan mo yun, ha? Sabi niya ganun. O, sige. Sabi niya ganun. Yun ang mangyayari sa'yo sa susunod mga araw. Paglabas mo pa lang, dapat ganun ang gawin mo. Sabi niya ganun. So, ayun. Si Kulas, ayun, nag-isip siya. So, paglabas pa lang niya, syempre, building yung pinanggalingan niya. Nakita niya poste yung mga madadaanan niya, di ba? Ayan, poste siya. So, ayan, sabi niya, naku, poste to, mga bato ito. So, ayan, iniwasan niya. Iniwasan niya. So, nagaganon siya. Pagkaiwas niya ganun, nakita na naman niya, may porcelain doon na display. Eh, syempre yun, matigas, bato rin yun. Iniwasan na naman niya. Ayan, so para sa nagsasayaw na nag-iwas-iwas sa mga nadadaanan niya. Ayan, paglabas niya, may restaurant. Ayan, yung restaurant, meron siyang sizzling. Yung shawarma ba? Nag-aapoy siya. Ayun, apoy! Ay, iwasan ko yun. Sabi niya ganun, papasok sana siya para kakain. Pero hindi na, kasi iiwasan niya ngayong apoy. Lahat ng inaiwasan, lahat ng nakikita niya familiar sa mga apoy, bato, fire, stone nga eh. Ayan, iniiwasan niya. Nakita na naman niya, may nagbabarbecue. Eh syempre, nag-ano yung usok, apoy. Naku, iniwasan na naman niya. So, tumatakbo siya. Lahat ng poste, bato yan. Dinadaan niya, bato. Ewan niya, ano nang gawin niya. Nagtatalon-talon siya. Iniiwasan niya talaga. Kasi ngayon ang sabi, naniwala nga siya kay Madam Manghuhula. Ayun. So, ayan. Nagtatalon-talon siya. Tapos, nag-cross na siya sa kalsada. Nung pag-cross niya sa kalsada, dahil sa kaano niya doon sa poste. Yung poste ba? Na palagi niyang ano, nililisian ba niya? Yung ganun. Pag sa ating salita. Yung iniiwasan nga niya. Diba? Mm. Ayun. Ayun. Nabangga siya ng sasakyan. Ayun, nabangga siya ng sasakyan. Nung pagkabangga niya ng sasakyan, napahiga siya. Napahiga siya. Naisip niya, naku naman si Madam Manghuhula. Sabi niya, pag ano, iwasan ko ang bato at apoy, first stone, hindi naman yun ang dahilan ng ikapahamak ko, kundi ang sasakyan. Sabi niya ganun. Yun, pagkaganun niya, nahiga siya. Pagkaganun niya, side view siya, siyempre nakita niya yung gulong na nakabangga sa kanya. Nakita niya yung gulong, nabasa niya doon, Firestone, sabi niya ganun. Naniwala siya kay Madam Manghuhula, sabi niya. Ay, totoo pa lang, sabi ni Madam Manghuhula. Ang kipapahamak ko pa talaga is bato at apoy talaga, Firestone. Kaya yun, nabasa niya, Firestone daw yung gulong, yun daw ang yun nga ang dahilan, yung gulong nga ang dahilan ng pagkaano niya. Kaya yun, yun, kaya naniwala siya na tama ang sabi nung manghuhula, Firestone daw ang kinapahamak niya. So, yan guys, have ba? Sorry ha, comment down below kung ano naman ang masasabi niyo sa kwento ko. Ayan po ang kwento ng Firestone lang naman guys. So, salamat sa panonood dyan at minsan huwag tayong masyadong maniwala sa mga naririnig natin o sinasabi nila. Kaya hindi naman na minsan hindi mga totoo siya, di ba?
So, sana nagustuhan nyo ang aking kwento. Simpleng kwento lang naman. Have fun lang naman. At kung may mga nais kayong gustong ipakwento kay host sa inyo dito sa aking channel, comment lang nyo at gawin natin ang kwento na kung kaya nating ikwento siya. Salamat sa panonood at keep on updating on my videos. And then, sana po mag-subscribe kayo. And then, comment, share, at i-like nyo po ang aking videos. Sige. Salamat po, and then, God bless everyone. See you again on my next vlog.